Ang prutas na sa balat ay hindi makinis, pero sa loob nakatago ang natatanging tamis. Mahirap mang kainin dahil sa hitik nitong buto, tiyak namang iboboto ng panlasa nyo. Mga kapuso, huwag magmimintis, it's cooking time with Atis! Pinaniniwala ang nagmula sa Central at South America, kilala rin ang atis sa mga tawag na sugar apple, custard apple at sweet sop. May tamis asim itong linamnam na tulad ng guyabano. Sa parehong pamilya kasi nagmula ang dalawang prutas. Dinala ng mga Kastila ang atis sa Pilipinas noong 17th century. Nakuha natin ang pangalang atis sa local Aztec name nitong Ahate. Sa mga palengke at grocery, naglalaro ang presyo nito sa 180 to 250 pesos kada kilo. Pero aming nadiskubre na dito sa Barangay Santo Niño sa San Mateo Rizal, aba, ang mga atis kung saan-saan lang mapipitas. Yung mga residente rito, mahilig magtanim. Pero mas gusto lang tinatanim yung mga fruit-bearing trees. Kaya maraming atis dito sa lugar namin. Dahil sagana sa atis ang lugar, dito na namin dinala ang Good News Lutuan kasama si Chef John Zamora. Eto muna ang good quality tips ni Chef para sa atis. Mostly, medyo exposed din siya dun sa puno. So, hindi natin maiwasan na nagkakaroon siya ng mga black sa labas. Pero hindi ibig sabihin na bulok yung nasa loob niya. Make sure lang na hindi siya ganun kalambot. Sa unang recipe, aari ba ang atis kasama ang iba pa nating mga paboritong prutas? Gawin na natin ang Atis Mango Spring Roll! Pakuluan ang mga ubas. Mainam kung seedless grapes ang gagamitin. Pigaan ito ng lemon at orange extract. Magbibigay kulay at texture sa dipping sauce ang brown sugar. Durugin ang mga ubas at hayaang lumapot ang sauce. So, i-ready natin yung ating filling. Ito, gagamit tayo ng mango. So, slice lang natin siya. I-slice din ang atis. Pwede natin siyang gamitan lang ng kamay or pwede natin siyang i-peel ng knife para mas madali. So, yan, kukunin nyo lang siya yung buto. Tapos, separate nyo na siya. Makuha nyo na yung laman. Paghaluin ang mga ito. Kumuha ng lumpia wrapper at pahira ng honey for added sweetness. Pwede nang ipalaman dito ang mixture. So ngayon, okay na siya. Siset aside na natin yung ating dipping sauce. Ang mga spring roll, iprito sa mantika. For additional texture, mag-toss ng dried coconut sa kawali. And it's plating time! So ito na, yung ating atis and mango spring roll. Makagagawa na ng apat na atis and mango spring rolls for just 200 pesos. E pasado kaya ito sa mga residente? Masarap. Naglalaban yung asim at saka yung tamis. Hindi katakataka ang dami ng mga atis tree sa residential area na to. Hindi kasi maselan sa lupa at espasyo ang atis. Sa katunayan, mabubuhay na ito sa lawak lang na 1 square meter. After 1 year ng pagtatanim, pwede nang ma-harvest ang mga bunga. May 3 harvest season ang atis. Tag-init, tag-ulan at tuwing bare months tulad ngayon. Dito naman tayo napadpad ngayon kung saan merong puno ng atis si Tatay Romeo. Tatay Romeo, paano nyo po ba kinakain ng atis? Pinapapak lang yung inog. Ayan, sakto kasi pwede natin siyang gamitin ngayon sa lulutuin nating ulam. Tiyak na matatakam kayo sa lulutuin nating adobo. Igisa ang sibuyas at bawang. Isunod ang chicken thigh. Mas masarap siyang gamitin lalo na sa gantong klaseng dish, yung medyo sinisimmer. Buhusan ito ng tubig. At timplahan ng patis. So dito tay, kayo po ba, normally, natitikman niyo po ba yung klaseng gantong adobo, adobo sa patis lang? Hindi pa. Adobo may ano yun eh, suka yung ginagawa ng misis ko eh. Tsaka may toyo. Mm. So ito po kasi parang gagawin nating version is white adobo lang siya. Lagyan ng suka. Siyempre, hindi mawawala sa adobo ang paminta at dahon ng laurel. So ngayon, pwede na nating ilagay yung atis na main ingredient natin. So, tay, ganito ba yung kinakain mong atis? Oo. Tikman nyo nga tay kung anong lasa. Oo, matamis. Para mabalance yung asim niya, tapos ito yung magbibigay ng sweetness doon sa ating ulam. Hayaan for 3 minutes.
for 180 pesos, pwede nang pagsaluhan ng 4 na tao ang adobong manok sa patis with atis. Paalala lang mga kapuso na huwag kainin ang mga buto ng atis. Masarap. Kakaiba yun sa ordinaryong adobo na natitikman ko. Tamis-tamis siya na maasim-asim. Bakit nga ba recommended na kumain ng atis? Marami tayong makukuhang health benefits sa pagkonsumo ng atis. Una, mataas ang moisture content nito kaya't naiiwasan natin ang pagkakaroon ng dehydration. Ikalawa, siksik ito sa carbohydrates na pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. Mayaman din ito sa fiber, sa vitamin C na pampatibay ng resistensya at B vitamins for added energy. Pagdating sa minerals, siksik ito sa calcium, phosphorus, magnesium at potassium. Pregnant friendly rin ang atis dahil sa folic acid nito na tumutulong sa pagdevelop ng brain at spine ng sanggol. Nakatutulong din sa mabilis na pag-absorb ng iron at paggawa ng red blood cells ang atis na mainam para sa mga underweight. Ayon sa ilang pag-aaral, ang pagkonsumo ng pinakuloang dahon ng atis ay may phytoestrogen effect. So from the word phyto, which means plant, and estrogen, ito yung female hormone natin. So pag kinonsumo natin ito, so nagre-react yung katawan natin as if natural estrogen yung nandun. So nakatutulong ito sa pagkakaroon ng regular menstruation. Useful din ang ibinilad at dinurog na buto ng atis ha. Mabisa itong natural pesticide at pamatay rin ng kuto. Maglilipat bahay na si Chef sa isa pang atis tree owner. Dito sa bahay na napuntahan natin, 2 puno ng atis pa yung tanim ni Nanay Maria. So dito po, Nay, paano po kayo nahilig sa atis po? Isa sa mga favorite fruit ko kasi ang atis. Okay. Kaya 2 yung puno ko. So gano'n na po siya katagal? Since the year 2000 pa yan, mga okay. Yan. Sakto, Nanay Maria. Oras na para matikman nyo ang atis with a twist. Pahira ng asin at paminta ang magkabilang side ng tilapia. Iprito sa pan. Ibuhos ang gata at ilagay ang luyang dilaw. Mas matapang yung local po natin eh. Ito medyo mas lighter ng konti. Ilagay na ang bawang, sibuyas, bell pepper, at dahon ng sili. Ilagay na ang atis para sa kakaibang tamis. Yung bang ginamit na atis is hinog? Dito po, normally, hindi naman po sobra, pero yung katamtaman lang katamtaman, po. Katamtaman, hindi yung override. Opo. Para medyo ano pa po siya, maganda pa po yung texture ng atis. Timplahan ng asin, paminta, at patis. Pagka-simmer, pwede na itong ihain. Gagastos lang kayo ng 160 pesos para sa 4 na mga serving ng ginataang isda with atis. Meron ang kakaibang lasa niya, di ba? Mararamdaman mo yung atis, yung may konting tamis. Opo. So pasok po yung panlasa niya sa inyo. Masarap. Achieve ang sustansya at linamnam sa mga atis recipe. Kaya kung may bakante pa sa inyong bakuran, subukan niyo na rin itong itanim.